Okay, kabayan, sa pagbabalik po ng palatuntunan ng ating alamin sa Kamindanawan, bahagi po ito ng ating mga ginagawang talakayan sa ating palatuntunan upang maipaliwanag po natin ang iba't ibang uri po ng plastic at saka iba't ibang mga pamamaraan na dapat po masunod ng ating po mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga taga-subaybay ng ating palatuntunan ng ating alamin. Kasama natin si John Demdam, kabayan, at siyempre, may paliliwanag po niya itong ginagawa nating talakayan, bakit tayo nakarating dito sa Mindanao? Tamang-tama po, no? Talagang pinilit namin na makarating dito ang ating alamin. Gawa ng maraming interesado pagdating na sa larangan po ng bagong teknolohiya sa paghalaman. Okay. Bakit ninyo, sapagkat tayo na rin, ano? Bakit ninyo nais na sentruhan ang Mindanao? Bukod sa ito ho ang baluarte ng Macondray Plastics Products Incorporated, nakikita namin ang future o ang kinabukasan ng Mindanao, hindi lang bilang isang food basket ng Pilipinas. Okay. At ito rin ang pinaghahandaan namin pagdating ng, alam naman ho natin na hindi ho tayo gaanong umaasa dito sa banana o sa saging, binibigyan rin ho natin ang pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagtanim ng mga gulay. Pero sabi mo sa akin, gusto mong tignan at siliping mabuti ang lakatan at saba. Oho, ang katunayan ho niyan, itong saging na to, lalo na nararamdaman nating mga klima, madalas binabagyo na si Mindanao. Okay. So ang gusto namin mangyari, dinadala naman namin si banana o si lakatan, si saba, paakyat ng Luzon tsaka ng Visayas. Okay. Samantalang itong mga plastic construction na ito, infrastructure, ano ang plano ninyo sa hindi lang sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa? Yes, sa buong bansa po. Dito po, sa ating demo farm, pinapakita natin na doable. Hindi mo kailangan ng mamahali na structure, kahoy, makakapagtayo tayo ng greenhouses, or even this one po, itong solar dryer natin, na napaka-useful lalo na doon sa mga palaisdaan, sa mga nagtutuyo po ng mga banana, ng mga beans. So very, very efficient po itong solar dryer natin. Ang kagandahan, walang kuryente ang ginagamit, ka Jerry. Araw lang. Pero pwede kong palakihin yan. Pwede pong palakihin. Ang importante po dito, ka Jerry, meron tayong batong buhay na mag-absorb ng heat para pagdating ng gabi, umaakyat yung init. Sa taas. So, dalawa ang drying. Meron kang ventilador? Meron. Wala akong ventilador. Pero yung natural na pagpasok ng hangin sa ilalim, paakyat. Meron po siyang screen sa itaas. So, in essence, umaga, gabi, nagtutuyo tayo. Garantisado ba namang matutuyo? Garantisado po. At hindi lang po sa pagtutuyo ang ginagarantisado ko, malinis pa. Dahil naka-plastic. So, hindi nilalangaw. Hindi na iihian, hindi na alikabukan. So okay. Malinis na malinis. Parang po. Mula sa isda, sa nyog, sa kopra, ano, sa mga pinatutuyong beans, sa ating mga pinatutuyong halaman, makapagmamatamis na ako ng kamyas na pinatutuyo, di ba? Iba't ibang uri ng mga minamatamis. Okay, pwedeng-pwede rin. Pwedeng-pwede. Well, in fact po, kahit si Mrs., tanggalin mo yung tray niyan. Kala ko si Mrs. ang ilalagay natin dito. Hindi. Okay lang ha. Okay. Magpatuyo siya ng damit natin. Okay. Yeah. Pwede. Okay. Hindi na kinakailangan tayong maghanap pa ng araw. Ayun po. Ang alam niyo naman panahon ngayon, biglang ulan. Biglang araw. Kampante tayo. Hindi ba gastos? Hindi po magastos. Sabi ko nga po, ang plastic po ay murang-mura. Okay. Kaya ini-introduce natin to para makatulong po tayo. Pero anong pagkakaiba ng plastic ninyo sa mga ordinaryong plastic? Ay, malaking bagay po ka, Jerry. Sa yung mga plastic sa National Bookstore sa ibang mga commercial, ito pong plastic namin is talagang pinag-aralan. Para UV. Sa ano talaga? UV treated po ito. So kahit ibabad mo sa araw, umulan, hindi po siya basta-basta rurupok. Sisira, no? Yes po. So pagka ang isang farmer, sabi niya, kukuha na lang ako ng plastic na pinagbalutan ng tela. Ay, good luck po. Good luck. Good luck. Dahil wala pang dalawang linggo, rurupok na. Rurupok na, no? Ano kasi, nadadarang, di ba? Okay. At nasisiyahan ka naman dito sa pagbalik mo sa Mindanao. Ay, sobrang-sobra po. At lalong masaya ako dahil andi dito kayo, ka Jerry. Okay. Okay, bibigyan mo ako ng plastic. Ay, wala problema. Okay, kabayan ko. Dito tayo sa MacPlus, ano po, sa party po ng lungsod ng Davao. Nasa Panakan tayo, no? Opo, Panakan, kabayan ko. At mamaya, mayroon tayo ipakikilalang isang ginang.
binibini. Binibini. Binibini na sabi nga mula po sa isang malaking paaralan na patungo po rito bihasang-bihasa na sa pagtatayo ng mga MAC Plus greenhouses at saka mga drying facilities at marami pang iba. Okay, kabayan, huwag po kayong lalayo sapagkat ito po ang kalahatan at kabuuan ng ating palatuntunang ating alamin tungkol po sa plastic, kabayan. Ang inyong lingkod ka, Jerry Jeronimo, nag-aanyaya, halina po kayo sa ating palatuntunan, kabayan.